Kasyong. Mag-ride tayo. Pero this time, dito muna tayo sa Metro Manila bound. Nakakasawa na rin kasi ang Cavite, ano eh, mga ruta natin sa Cavite. So, hopefully makarating tayo ng C5 extension, sukat, SM sukat. Tapos siguro makapag-MOA tayo. Bahala na kung sa tayo mapadpad. Basta ang main purpose ko ngayon ay may road test yung bagong upgrade, yung aking crankset Shimano Biore M6100. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung ano eh, yung difference sa pro-wheel. Napakasarap pa sa kanito. Smooth na smooth. Okay mga chong, ride tayo. Today is a Thursday. So Thursday morning. Kaya nga pala tayo nakapag-bike ngayon dahil panggabi ako mamaya. May time tayo hanggang lunch time na mag-bike. So hindi ako nag-aabol ng oras. Pakilip-silip na lang ako sa email ko. Pwede naman ngayon sa cellphone. Ang gandahan. So pag walang urgent matters, bike lang tayo. Okay. Sarap. Ang ganda ng panahon. Handa naman tayo, may garbage bags tayo at mga plastic labo. Never na uulan, may pampalit tayo ng mga gamit natin. Daming motor. Shoutout nga pala mga chong sa aking mga kagrupo sa Quintac Tulakbon. Originally may plano sana kami impromptu na magra-ride kami today, Thursday morning. Plano kasi po, mag-ride kami sa Nuvali, Santa Rosa, sa Ayala Mall doon. Kasi doon merong store na mabibilan nung hinahanap naming item. Ang problema, may previous commitment ito si Ginebat. Napuyat siya kagabi, kaya hindi siya natuloy ngayon. So nag-decide na lang ako mga chong na mag-solo ride. Kasi nga naman, biglaan eh. Pare-parehong busy ang mga Quintac Bulacbon, kaya sige na lang, next time na lang kami. Baka Monday, hopefully, makapag-group ride. Sarap mga chong, malamig, hindi pa ako nagsusuot ng shades. Ang problema mga chong, gutom na ako. Oo, talagang hindi pwede pagsabay na intermittent fasting at saka ang ride. Ngayon pala, iniisip ko na kung saan ako kakain. O nga pala, mga nanonood ng vlog na to, bigyan nyo naman ako ng tips kung saan masarap kumain, oh. Kasi paulit-ulit na lang yung kinakainan ko ng mga lugar. Nagsasawa na din ako. Comment nyo lang kung saan masarap kumain, tatayunin natin. Sa kaya ng padyak, sa kaya ng bisikleta marathon. Para may ma-content naman ako mga chong. Mga chong, ito yung maskip na lugar, dito sa Talaba. Grabe dito, patintero dito. Kaya no? Siyempre, lahat naman yan, nagmamadali. Gusto makarating ng trabaho, hindi ba late? Maintindihan mo. Hindi ba kasi mainit ang ulo? So tayo, sasabay lang tayo dito. Very memorable sa akin tong lugar na to mga chong. Kasi dito yung unang-unang disgrasya ko sa motor. Sa exact spot na ito. Yan, ito. Binangga ako dyan ng isang tayong racer na kotse. Siguro way back 2005, 2006. Medyo maraming tama pero hindi naman, wala naman stitches. Nakuha naman sa ano, tahinga. Kaya mga chong,
bago at mali. Siyempre, pag mali, huwag natin gagawin, mga chong. Sampa ako sa gutter. Yan mga chong, yan nakikita nyo maraming mabibilis sa sasakyan na yan, coastal road na yan. So nandito tayo sa gilid ng coastal road. At ito, sa palagay ko ito yung bubuksan para magkaroon ng exit papuntang C5 extension. At ang dahilan kaya hindi pa yung binubuksan ay dahil ginagawa pa yung MRT. O LRT ba yon? Na papuntang Cavite. Yun ang palagay ko, kaya hindi pa yan binubuksan kasi gawa na yan eh. Aalisin na lang yung cyclone fence, cyclone wire. Kasi yung mga galing ng C5 extension, pwede na silang umasok ng coastal road. Ito, yung nakikita nyo. Entrada na ng coastal yan. Okay. Dadaan tayo rito pero hindi tayo papasok ng coastal. Siyempre bawal tayo dyan. Ito, itong exit na to. May maliit na kali kasi dito papunta sa ang labas natin, Kabiasta na sa Paranaque. Yan. Yan nakikita nyo, below 400cc na motorcycle. Hindi pwede. So kakanan tayo dito. Kaya gustong gusto kong dumaan dito mga chong ay dahil unang-una konti ang mga sasakyan na dumadaan dito. Pangalawa, syempre kapag konti ang sasakyan mas maliit yung chance na aksidente. At isa pa, kapag ka maraming sasakyan hindi madinig yung boses ko kasi yung microphone ko yung built-in. Hindi pa ako nakakabili ng external microphone. So, nagkakaproblema sa audio pag maraming kasabay na ingay.
dito na tayo. Dito na yung dulo. Ito na yung Cabeasnan. Cabeasnan, San Dionisio, Paranaque. Kung itidiretso mo yan, doon makakarating ka pa ng Bulungan, La Huerta, Tambo, Tunggalo. So hindi na tayo pupunta doon. Dito na tayo dadaan. Yon mga chong, sa tingin ko gagawin ko ng separate na vlog ito. Kasi magandang content yung short vlog ito. Bako na ito pagyas na. Na hindi ka dadaan sa maraming sasakyan. Okay mga chong, nandito tayo ngayon sa Cabeasnan. Diyan ako nag-aral ng elementary sa PES Central, Paranaque Elementary School Central. Dito kasi ako lumaki sa lugar na to. Ito, itong Cabeasnan Extension, dati wala pa to. Oh, private ano to, lalupa. Ginawa na lang ito para mas mabilis yung access sa Imelda Avenue. Na ngayon ay ginawang din yung Aquino Avenue. Okay, kaya tayo nandito mga chong kasi pupunta tayo ng C5 extension. Okay? Ang bala ko kasi makapunta ng basta somewhere north ng syempre Cavite. So, sana makarating tayo ng ano, Taguig or Makati. Who knows? Bala na, kusun tayo dalhin ng Kapalaran mga chong. Kababata ako to. Si Kambal yata to. Oo, oh, kababata ako. Si Kambal nga yata. Mga chong, papasok tayo dito sa El Shaddai kasi dito yung merong access ng C5 extension. Sahon na yun ha. Mga chong, dito na tayo sa C5 extension northbound. So ang labas natin ito, paglabas natin ng multinational road, ano na yun, Kainin. Tapos mapunta tayo ng Merville Access Road. Woo! Sarap magbike. Maganda yung panahon mga chong. Kita nyo naman, nagtatago si Haring Araw. Kung nakikita nyo mga chong, medyo shy type. Shy type si Haring Araw. Ayan. Ito is pang traffic. Pag ako nakamotor at papasok ako ng opisina, dito ako dumadaan sa C5 extension kasi maliit lang yung motor ko eh. So hindi ako pwede tumaan sa Coastal Road at saka sa Cavitex. So wala akong choice kung di tumaan dito. Ito talaga yung traffic na lugar dito kasi intersection niya ng ano eh, papasok na multinational. Patatsak tayo, nakasandals eh. Ang ganda ng Calp Street Buya, mukhang palong-palong lagi. Mamaw sa bike. Ano ito? Ako mga
salamat, Chong. Swerte na ako maka twice a week na ride. Kadalasan once a week, at pag talagang sobrang madaming ginagawa, zero sa loob ng isang linggo. So kapag may chance tayo, mag-ride tayo ng bonggang-bongga. Matagal-tagal na rin itong hindi itong natatapos itong kalye dito. Sabi ko nga, pag ito natapos na at 100% na passable na ang Sipag Extension, napakasarap tumaan dito. Okay, pagdating sa part na to, yung may fencing ng airport dito, ayan, maluwag na. Ayan. Hindi pa na-develop yan. Yung parts na yan. At ang mga ito, maluwag na dito. Nandito na tayo sa West Service Road, northbound. Papunta tayo ng baka BGC. Okay. Kaya ganito kakonti yung nakikita nyo yung sakyan. Kasi sa umaga, one way lang ito. Bawal ang southbound. Puro pa northbound lang yung inaalaw nilang dumaan. At saka nang dumaan mga song, expect South Luzon Expressway. Itong lane na to, southbound, papunta yan ng Ikutan, Sukat, Alabang, San Pedro. Ayan. Makulit din. Sarap pag-bike mga chong. Ito tayo dun sa flyover na pakatan ng kampo. So, nakikita nyo naman ha. Safe sana dito, may bike lane. Ang problema, ng bike lane, puno-puno ng motor, mga chong. Eh, hindi ko alam po anong
regulation dito, pero dapat bike ang dumadaan dito. Chong, nasa Fort Bonifacio na tayo. Okay, so hindi pa rin ako nakakapag-decision, mga Chong, kung saan ako mag-aalmusal. Sa totoo lang, mga Chong, gutom na ako. Huling kain ko pala kahapon, parang 4 p.m. Oo, yun ang huling kain ko. Chance na hindi ko makita yung Tim Hortons dito. Sarap. Bakit na naman. Ayan, mga Chong, nakapasok ko tayo ng Bonifacio Global City. Ayan, malamig ang panahon, mga Chong. Napakasarap magbike. Sayang lang at hindi nakasamang grupo. Hindi bali, marami pa namang next time. Pasensya na, mga Chong, medyo speechless ako. Nakita kasi ako. Anyway, okay, hahanapin natin una yung Tim Hortons dito. Pero pag una natin nakita yung sinasabi ni DA, nakapihan ng mga konyo na siklista dito, baka dun tayo pumunta, mga Chong. Matagal na sinasabi ni DA sa akin yun eh. Shoutout sa'yo. Hanggang ngayon di ko pa na-try doon. Madami daw mga ano doon, mga konyo na nag
kakape. Kung alam nyo yon mga chong, i-comment nyo naman para kung hindi ko makita ngayon, makita ko na kung ano yung pagpapun natin yung bansa. Mga chong, nandito na tayo sa ito ay SM Ora. At ito naman, itong banda dito ay Market Market. Birang-bira tayo makarating dito kahit na dyan lang sa Makati yung trabaho natin. Kasi ito sa out of the way, medyo traffic na rin kasi ngayon dito so nakakatamad na rin pumunta. So ang tumbok natin ngayon mga chong is makalampas ng Market Market. Diyan tayo maghahanap ng sinsibugan natin ay masal mga chong. Tayo ng almusala natin. Parang ayoko naman ng donuts. Gusto ko yung totoong pagkain. Yung problema, hindi natin sa ulado itong lugar na to eh. Ha? Ayoko naman mag McDonald's. Teka. Teka lang. Tingin ko, i-chat ko yung... Okay. Mag-chat ako dito kay ABA. Wala mga chong. Chat tayo. Park muna ako saglit dito. Siguro kawatan dito. Pero mas maganda sa labas na lang din tayo. Ang sarap talaga ng malamig na tubig, mga chong. Pero tayo sa
So far, naka 24 kilometers pa lang tayo. 24 to 25 kilometers. So, sarap na rin. Sarap, sarap. Sarap magbike. Medyo weird yung combination natin ngayon. Kape at saka iced tea. Tamis kasi nito Salamat. Salamat. Okay. Sa labas tayo, mga chong. Para mas kasama natin si Dagul. Baka mamaya may kawatan. Tangahin si Dagul, mga chong. Mga chong, dito tayo sa BGC. Gutom na ako. Weird na combination, mga chong. Usually kasi pag nagkakape ako, black coffee tapos orange juice. Eh kung mawala sa lang orange juice, eto iced tea. Weird na combination. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know.
Chong, tapos na tayo mag-almusal. Napatagal yung almusal natin. Napasarap yung upo ko doon sa Tim Hortons, mga Chong. So ngayon, biyahe na tayo. So pabalik ng Cavite, hindi na tayo dadaan sa Fort Bonifacio, sa campo. Dahil parang mas trip kong ano eh, gawing loop yung sa Strava. So para magawa natin na hindi tayo babalik sa ruta natin kanina, palagay ko magbubundiya tayo tapos Mall of Asia. Check natin mga Chong. Ayun, bukang nakisama si Haring Araw, shy type pa rin siya mga Chong. Ito na ba tayo? Ayun, Lexus, alam ko to. Pagkaliwa natin dyan, sa pagkakatanda ko, ano to eh, MC Home Depot. Kaya tama mga Chong. Ayan, MC Home Depot nga. Kaya pagkanan natin dito, St. Luke's. Tapos aakit na tayo ng Kalayaan flyover yata yon. At ang labas natin sa Buendia na. Diretso na tayo ng ano, Roas Boulevard. Ayan, MC Home Depot and then St. Luke's. So, auto hub. Pag dito na tayo sa ano, 32nd Street. So, itong kanan natin na to. Ayan, bubungad na sa atin yung Kalayaan flyover para makatawid tayo ng EDSA via flyover. Makarating tayo na Buendia. Tapos na-diretso na tayo sa Roas Boulevard. Marvin, Pops Marvin. Ayan, Team Takbulakbol, Coach Joey, sino Brother Leo, Mizel, and the Unis. Mga solid runners. Sa Jupiter kasi masyado maraming sasakyan sa Buendia pag ganitong oras. Dito kakanan tayo nito, tapos mas konti yung sasakyan, mas konti yung panganib, at mas maiintindihan yung boses ko. Ayan, kakaliwa tayo dyan.
lang. Dito na tayo sa ano, Yakal Street. Nakahanan tayo. Nakapadaan ako dito. Nagpapalpitate ako eh. Kasi ito, gawaan ng kape yan. Ha, kape puro. So, pag dumadaan ako dito mga chong, langhap na langhap ko yung ginagawang kape. Napakabango. So mga chong, paglabas natin dito, cash and carry. Yan, cash and carry. Tapos diretso na tayo ng yun nga, Bolivia. Tapos Mall of Asia mga chong. Cash and carry. Yun. Dito madalas ako napapadaan dito pa uwi. Yan. Mga chong, nagpakita na si Haring Araw, nagpaparamdam na siya, oh. Hindi ko alam kung halata, pero sunny day na. So, ramdam ko na yung init, mga chong. Okay. Yun. Doon sa left side natin, para itong kali na to, parallel to sa Buendia Avenue. Again, kaya tayo dumadaan dito para makaiwas sa traffic, sa maraming sasakyan, tsaka syempre sa ginay na din. Eto mga chong, magmamerge tayo sa Buendia kasi putol na yung kalye dito. Alam ko, EMR Flex building ito eh. So ayan, medyo masikip na dito at medyo mainit na. Okay. Mabuti na lang mayroong bike lane. Wow. Bike, bike, bike. Baka makasali tayo, mga chong. Na tayo dito. Na tayo. Ayan. Oops. Ayan, mga nakastop na yan sa bike lane, oh. Siyempre, oh. Mapipilitan kang kumaliwa pag hindi ka tumingin, mas masasalit ka na nasa likod mo. Kaya tripping ingat mga chong, kung ito ba yung mga kamilaan, mga kapitid ng Dominicano. Okay. LRT Taft Station mga chong, stop tayo dito, sumunod tayo sa butas traffic ko. Hindi ako nagkakamali sa vicinity na to ng PLTV. Dati meron dyang bar, disco na Nirvana. Kating ako dyan. Pero for sure wala na yun ngayon. Nakakatakal yun. Parang club disco yun. Ay, hindi pala. Hindi ka na tax station to. Hindi ka pala. Sorry mga chong. Halito ako. Hindi pala na tax station. Hindi pala. Bye mga chong. Mga chong, andito na tayo sa tatawin na tayo ng Rojas Boulevard mga chong. So, yan na. Pag dinerecho natin yan, Senate. Tama ba? Yeah. Okay. 35 dito tayo. Sumigyo tayo konti. Yan. Yan. Yan, tumbok na yan. Senate yan eh. So, pag kumaliwa tayo doon, yung unang intersection, Makapagal Boulevard. So, hindi tayo doon dadaan. Isasagad natin to mga chong. Para ang labas natin doon sa Esplanade. Oh, dito yung ano dati eh. Boom na boom. Ayun, may Ferris wheel pa rin, mga chong. Ano ba yung natatanaw ko? Boom na boom ba yun? O Star City, mga chong? Sa kaliwa natin, World Trade Center, Metro Manila.
At yung tinutumbok natin, Manila Film Center. Ayan, yung maalamat na maraming kwentong mumu. Okay. Ito yata ang makapagal, no? Tama, ito ang makapagal boulevard, yung kaliwa. Pero didiretso tayo. Ayan, yung malawak na lupa na yan. Alam ko dyan kami nag-airsoft. Paintball. Dati. Wala na ngayon, tinanggal na. Time check mga chong. 9:54. We are at 34 kilometers. Nandito tayo ngayon sa Pasay, sa vicinity ng Philippine Senate. Kakaliwa tayo dito. Ang labas natin dito sa Esplanade Hotel. Wow, malilim. Sarap naman. Ang sarap naman dito mga chong. Ganda naman ng bike lane dito. Kasi ang isang sasakyan, may harang, hindi talaga papasukin ng mga motorized vehicle. Okay mga chong, pakana na tayo. Dito na tayo sa Esplanade. Trip Hotel. Okay. Oh, yan yung Esplanade, alam ko eh. Okay. Andito na tayo sa vicinity ng Mall of Asia. Alam nyo ba mga chong, kung may nakapanood sa inyo nung isang vlog ko, a few days ago nandito kami sa Vikings. O yung mga employees ng kumpanya namin, yung Keystone Leverage. Shoutout nga pala sa inyo mga partners ng Keystone Leverage. Si Boss Alvin, si Miss Tin, si Raph, si Eileen, si Sir Joff, si Jessica, si Ju, si Christina, sino pa? Dami. Shoutout din kina John Rick, Tamiya, Caleb. Ayan, no? To be exact, last Sunday nandiyan tayo. Si na Kurt Lester, si Christine, yan, si Alexia, may nakalimutan pa ba ako? Ang saya nun, sana mga chong panoorin nyo yung eat all you can namin nung Sunday sa Vikings. Tayo sa
Dito pa rin tayo sa vicinity ng Mall of Asia o Asiana ba to? Asiana City. Kaya mga chong, mainit na. Mainit na. Nagpaparamdam na si Haring Araw sa atin mga chong. Pero ang sarap magbike talaga. Hindi ko lang alam kung bawal pa rin magbike dito. Kasi dati, sinita kami rito eh. Sino ba kasama ko nung nagbike dito? Si Marvin yata oh, si Pops Marvin. Sinita kami ng guard dito, bawal daw bisikleta dito. Ewan natin kung sisitahin tayo ulit. Yan, ang Okada Manila. 7-star hotel yata ito. Hindi pa ako nakapasok dyan mga chong. Pero mukhang mamahalin no. Makapagkape nga minsan dyan sa Okada. Set natin. Tapos iba vlog ko. Social climbing 101. Hashtag social climbing 101. Mainit magbike mga chong. Hindi na sanay sa init. Panay hapon ang bike. Tsaka yung makulimlim at umaambon. Ngayon lang uli nakapag-ride ng may araw. At hindi pa full blast si Haring Araw niyan mga chong. Medyo may bahagyang pagkulimlim na ng yan. Medyo may bahagyang pagkulimlim. Sa intersection ng Makapagal Boulevard at itong tumbok ng tambok. Hindi ko alam yung pangalan ng mga kali eh. Pero para ma-visualize nyo, paglabas natin dyan, yun yung pinaka-entrada ng Coastal Road sa may tambok. At mga chong, sunog na naman tayo for sure. Dahil almost 100% nang nakasilay si Haring Araw. Pero yan ang hinihintay natin eh. Yung makapag-ride tayo ng normal na hindi tayo nag-aalala na aabutin tayo ng ulan. Hindi naman sa takot tayo sa ulan, pero alam mo na, nagkakaedad na tayo. Baka mamaya magkasakit tayo kapag kapawis na pawis tapos biglang bubunos ang ulan. Yan. Dito na tayo. Malapit na tayo sa intersection ng Ross Boulevard. Yan. Entrada ng Coastal Road, mga chong. Ingat tayo rito. Ayan, medyo technical dito eh. Hindi pwede ang tutulog-tulog dito. Madadali. Malalaki yung mga sasakyan, mga chong. Ayan, pakanan ay Ross Boulevard, pakaliwa ay Baclaran Church. At ang diretso, Tambo, going to Sukat Road. Ayan, mga chong. Dahil taas ito, ano eh, naiya-ex yung taas ito, kaya meron tayong bubong. Nandito na tayo mga chong sa Longgalo, kung saan natatagawa ng sunod-sunod na Matis Tapsilog. Sikat na sikat yan, Matis Tapsilog. Yan ang kinalakihan kong comfort food. Matis Tapsilog. Madami na rin ito ngayon, iba-ibang klase na. Okay. Ito na tayo sa Longgalo. Paranaque.
sa mga chong na noong araw, wala pang coastal, dito dumataan lahat ng sasakyan napapuntang Zapote, Bacoor, Das Marinas. Imagine, mas maliit pa yung kalye na to dati. Ha? Ngayon, meron ang coastal road. Meron ng NGX. Meron ng Cavitex. Ayan. So, marami ng options. Dati, dito lang talaga ang daan. Naalala ko nung bata ako. Isin mo talaga, magtatsaga ka pag galing kang Baclara, naka-jeep ka, dito dumataan. Ayan, malapit na tayo sa Okada. Kakaliwa tayo dyan. So far, wala pa namang naninito sa atin na gwardya. So, tingin ko hindi na nga bawal dito ngayon. Ayan, Okada. Kakaliwa tayo dyan. Tapos Tambo. Paranaque na. Yan, ang Okada Manila. 7-star hotel yata ito. Hindi pa ako nakapasok dyan, mga chong. Pero, mukhang mamahalin, no? Makapagkape nga minsan dyan sa Okada. Set natin. Tapos i-vlog ko. Social Climbing 101. Hashtag Social Climbing 101. Mainit mag-bike, mga chong! Hindi na sanay sa init. Panay hapon ang bike. Tsaka yung makulimlim at umaambon. Ngayon lang uli nakapag-ride ng may araw. At hindi pa full blast si haring araw niyan, mga chong. Medyo may bahagyang pagkulimlim na ng... yan. Medyo may bahagyang pagkulimlim. Ito na tayo sa intersection ng Makapagal Boulevard at itong tumbok ng Tambo. Hindi ko na alam yung pangalan ng mga kalye eh. Pero para ma-visualize nyo, paglabas natin dyan, yun yung pinaka-entrada ng coastal road sa may Tambo. At mga chong, sunog na naman tayo for sure. Dahil almost 100% nang nakasilay si Haring Araw. Pero yan ang hinihintay natin eh. Yung makapag-ride tayo ng normal na hindi tayo nag-aalala na aabutin tayo ng ulan. Hindi naman sa takot tayo sa ulan, pero alam mo na, nagkakaedad na tayo. Baka mamaya, magkasakit tayo kapag kapawis na pawis, tapos biglang bubuhos ang ulan. Ayan. Dito na tayo. Malapit na tayo sa intersection ng Ross Boulevard. Ayan. Entrada ng Coastal Road, mga chong. Ingat tayo rito. Ayan, medyo technical dito eh. Hindi pwede ang tutulog-tulog dito. Madadali. Madalaki yung mga sasakyan. Mga chong. Ayan, pakanan ay Ross Boulevard. Pakaliwa ay Baclaran Church. At ang diretsyo, Tambo, going to Sukat Road. Ayan, mga chong. Yan, dahil taas ito, ano eh, naiya-ex sa taas ito, kaya meron tayong bubong. Nandito na tayo, mga chong, sa Longgalo, kung saan natatagawa ng sunod-sunod na Matis Tapsilog. Sikat na sikat yan, Matis Tapsilog. Yan ang kinalakihan kong comfort food. Madami na rin ito ngayon, iba-ibang klase na. Okay. Ito na tayo sa Donggalo.
Huerta na. Sa Huerta, Paranaque. Alam mo ba mga chong, na noong araw, wala pang coastal road. Dito dumataan lahat ng sasakyan na papuntang Zapote, Bacoor, Das Marinas. Imagine, mas maliit pa yung kalye na to dati. Ha? Ngayon, meron ang coastal road. Meron ang NDX. Meron ang Cavitex. Ayan. So, marami ng options. Dati, dito lang talaga ang daan. Naalala ko nung bata ako. Isin mo talaga, magtatsaga ka pag galing kang baklara, naka-jeep ka, dito dumadaan. Tayo dumaan, mas mabagal pero mas safe kaya sa ganitong oras kung maglulungos tayo sa coastal road ng Entrada, marami ng sasakyan, mabibilis na, baka masagi tayo mga chong, maputol yung paa natin. Ito na nga sinasabi ko, traffic again. So mga chong, ipapas-forward ko ha, kasi maiinis pa yung traffic. Aguinaldo Highway, konting kembot na lang at nasa SM Bacoor na tayo. At pagdating na SM Bacoor, kakanan tayo sa Tirona Highway para makauwi na tayo. Salamat kung hanggang ngayon sa part na to nanonood ka pa rin. Maraming salamat, salamat sa support. Finally, nandito na tayo mga chong. Mga chong, dito na tayo sa bahay. Meron tayong total na 53 kilometers. Bihira na natin magawa yun. Sobrang busy natin. Sarap ng ride natin kahit na sobrang init na. Oras na ba? 11:03 na pala mga chong. So, mamaya gagawa ko na review itong performance ng Deore crankset M6100. Kumpara sa dating nakakabit na stock na Pro Wheel. Ayan, mag-review tayo mamaya. So maraming salamat sa mga sumama sa akin sa ride na to, sa panonood. Salamat sa suporta mga chong, hanggang sa susunod na ride. Salamat sa inyo.